Dalawang beses nang nakunan si Aiza sa kanyang ipinagbuntis. Ganun ako, nag-give up ako. Siguro sabi ko, hindi na talaga ako magkahabibi. Nang magpa siyang muling magbuntis, minabuti niyang magpasuri muna sa eksperto. Naku-ultrasound. So, dun ko po nalaman na ano, sabi po is may PCOS daw po ako. Ayon kay Dr. Honey Bilog, isa lamang raw ito sa sinyales ng pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome ng mga babae. Bali yung PCOS kasi ano siya, isa siyang form of hormone imbalance sa mga babae. Kunyari may planong magbuntis, medyo risky siya. Kasi una, pwedeng mahirapan magbuntis. O kaya kung magbuntis, medyo malaki yung chance na baka magkaroon ng makunan. Usually mapapansin niya na hindi regular yung mens niya. Either hindi siya dinadatnan, minsan isang buwan or higit pa. O kaya naman umuunti yung flow ng mens niya. Nagbabago rin daw ang mood ng ilan sa mga may PCOS. Paliwanag ni Dr. Bilog, may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng PCOS ang mga babae. Yes, genetic siya. Pwede din siya namamana. Tapos para siya magta-turn off, magta-turn on lang. Lalo na kapag present yung mga social factors like hindi balanced yung diet, meron ka sedentary lifestyle, tapos yung other vices like that. Hindi raw ito dapat ipagkibit-balikat dahil malaki ang tsansang magkaroon ng high blood, diabetes at cancer sa uterus. Kaya't hinihikayat niya ang mga kababaihan na magkaroon ng maayos na lifestyle at magpatingin sa mga eksperto kapag nakaramdam ng mga sintomas. Ayon sa womenshealth.gov, 5-10% ng mga kababaihang nasa edad 15 to 44 ang may PCOS sa buong mundo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.